nagsimula na ng mas pukpukang labanan. Mas matindi na ang kompetisyon para sa big break na inaasam. Chris Aneri, Rosalyn Navarro, So What, Denise Barbacena, Samantha Felizco, Jensen Tenorio, Kenneth Monico, Lira Bermudez, Nomer Limatog Jr., Lovely Emboscado. Starting this Sunday, ang 10 proteges sasalang na sa mas malaking entablado at buong bansa na ang huhusga sa kanila. At kung nalampasan nila ang mga pagsubok na ibinigay ng kani-kanilang mentors, ngayong hapon, haharapin naman nila ang isang interrogator. Ang isa sa mga judges na si Joey De Leon, susubukan ang galing ng 10 proteges live ngayong hapon sa Star Talk TX. Right now, yun nga mga kaibigan, bukas na po ng gabi, ang umpisa, ito yung inaabangan nyo, ito eh, sinala na itong 10 grupo na ito o 10 performers na ito. At bukas ng gabi, ang simula niyan. Hindi ko malaman kung sasabihin ko sa inyo na bukas magkakatanggala na o hindi. Basta panoorin nyo na lang kung ano mangyayari. At katulad nga nung nabanggit kanina nung voice-over announcer, eh, judge ako pero hindi ngayon. Medyo chikador. Interrogator, sabi. Jensen and Roslyn. Okay. Para tayong klase, no? Ninenervous ba kayong lahat? Ano na? Ah? Okay. Hindi, okay lang yan. Maganda to. Kailangan enjoy nyo lang. Jensen and Roslyn, kayo yung mga protege ni Claire de la Puente at si Imelda Papin. Alam nyo naman yung dalawang yan. Hindi mo malaman kung totoo yung biruan o totoo yung mga iringan nila paminsan-minsan. Kayo bang dalawa eh, hindi kayo naaapektuhan? Kayo ba'y hindi rin nagkakasundo katulad ng dalawang mentors nyo? Opo. Ha? Kayo kasi, dalawa? Opo, kasi po, alam naman po natin na rival po talaga sila noon pa. Eh, kaya po, kahit po na friend po kami sa love ng quarters, eh, ito po si Clara. Hindi po maiwasan na hamunin po ako ng showdown. Kaya, yun po, pinagbibigyan ko naman po siya kasi po naawa po ako. Hindi pwedeng ano, dalawang panig yan. Ano sagot mo? Hindi talaga po kami pwede magpadalo ng aking mentor na si Miss Claire. Ha, Melda? Bakit nyo mga kaibigan? Kahit may mga ako, ganyan. Sino ba gusto magpatalo? Hello? Aba? Okay. Titingnan natin. Itong dalawa to, malalaman natin kung talagang totohanan yan o biruan nila. Malalaman natin sa pagtakbo ng protege. Para naman sa grupong So What, totoo bang nagkakayaroon ng hindi pagkakasunduan yung grupo nyo? Yes po, totoo po. Anong, pwedeng ikwento mo, anong party itong hindi nyo pagkakaintindihan? Actually bakit? Po, recently lang po, si Sander and Janina po, nagkaroon ng misunderstanding po. Hindi LQ, iba yung LQ. Wala bang mag-sweetheart sa inyong apat? Wala po. Wala pa? Wala pa. Ah, wala. Okay. So, oh, pero naayos niya, na-patch up niyo na yan. Naayos na po. Oo, mahirap yan dahil lalabang kayo. Mahabang labanan to eh. Eh, si Kenneth. Nasaan si Kenneth? Okay, Kenneth. Ito, isa sa mga matindi to eh. Betang po nga ba yung mentor mong si JR sa'yo dahil ang feeling mo kasi, o ikaw ang metam po, dahil ang feeling mo, ito yung nung na-interview namin nung unang mga gabi, eh ganun din ang, parang may pagkukulang si JR sa'yo sa guidance. Totoo ba ito? Nagtatampo ka ba? Honestly po, totoo talaga. Nagtatampo ko kay Kuya JR. Kasi nagdadating, napapansin ko, nagdadating na may mga mentor sa quarters. Eh. Tapos ako lang, nakatingin lang sa kanila. Siyempre, naiingit ako. Bakit ka ako hindi dumarating yung mga mentor sa akin? Uh-huh. Yung mentor ko sa akin. Well, mang mapapayo ko sa'yo, kung nagtatampo ka kay Kuya JR, lumipat ka kay Kuya Germs. Ano, mamili ka, Kuya Germs o Kuya JR? Kuya Germ po, siyempre. Kuya Germs. Patay si JR. Hindi, pero okay na kayo. Ngayon po, okay na na kasi nakapag-usap na po kami. Oo, oh, so, tsaka sinabi din niya yung dahilan niya. Narinig ko eh. So, well, may time na siya ngayon. Eto ngayon, sino si Denise? Ito, no? Ikaw yung kay Glock 9? Apo.
Sabi nga sa mga chismis shows, once and for all. Totoo bang may crush ka sa mentor mo, si Glock 9? Inspiration lang po si Sir Glock. Pero kung gusto niyo po talagang malaman, secret lang. Opo. Okay. Itong mga batang to. Pero po, para po kasi sa akin yung crush, inspiration po eh. So, as mentor ko po si Sir Glock, ginagamit ko po siya as inspiration. Okay. Sino meron? Sino meron? Siya ikaw po. Naman, Numer. Ikaw may crush ka naman ba kay Glock 9? kay Denise. Yan, katabi mo na. Kaya ka nandyan eh. Bakit? Tas para sa'yo, ano, age doesn't matter? Yung edad nyo, okay lang? Ilang taong ka na? 10 lang po. Ilang ka na, Denise? 16? Okay lang sa'yo mas matanda yung babae? Hindi, ano? Okay lang sa'yo? Ay, hindi makasagot. Speechless. Okay, totoo nga yata. Talagang crush mo siya? Opo. Hindi ka pa nagkakaroon ng ibang ng girlfriend? Yung wala po. Puppy love? Hindi po. Titigan mo nga. Tingnan mo. Sabi mo, Denise, ang ganda mo. Sige na, sabi mo. Ate Denise. Ay, may ate. Ano ba yan? Baka mamaya sumagot siya ng wag, kuya. Ang pangit. Okay, okay lang. Paglaki-laki mo na, maglalabanan pa kayo eh. Mga kaibigan, kung ano kayo rito sa relasyon ng dalawa, isang batang-batang lalaki at mas patanda ng 6 years, etong susunod eh, mas controversial po ito. Krisa? Mga kaibigan, patnubay lang po't gabay sa mga... Totoo ba, Krisa, na marami kang natatanggap na mga regalo, mga gifts mula sa mentor mo? Talaga na walang po? Iba na kundi si Aiza Siguera? Talaga po? Ay, hindi po. Kasi mabait lang po talaga si Ate Aiza. At saka... Mali ka doon. Ulitin mo. Mabait lang talaga... Ang mentor ko. Hindi. Yung may pangalan. Ano mabait lang talaga. Mabait lang talaga. Si? Kuya. Si ate. Lagot ako nun. Baka lalong magalit yun. Babatukan ako nun. Hindi, baka magalit nga. Mabait si Aiza. Opo. At saka, binigay niyo po yung iPod para... Ha? Opo. Si Aiza. Opo. iPod binigay sa'yo? Opo. Walang note? Pwede ba namin malaman kung may note? Wala naman po. Binigay niya po yun para may mapag-aralan po ako at saka maging wide yung idea ko sa music at saka hindi rin R&B yung genre ko. Parang Okay. Mabait si Aiza. Hindi, mabait talaga yan. Nakita kong lumaki yan. Okay. So, nakita kong nagbinata yan. Okay. Good luck sa'yo. Ito si Samantha, mga kaibigan. Ito naman, ibang klase naman ang relasyon mo sa mentor mo. Dahil lumalabang ka pa lang sa contest, pero yung mentor mo, si Joey Generoso, isinama ka daw sa mga, hindi ko lang kung isang concert o concerts niya, sinalang ka daw agad. Totoo ba ito? Opo. Ilang concerts yung ginawa niyo? Isang concert po, nag-front act po ako, tsaka isang gig po. Ibig sabihin, ganun ang tiwala niya sa'yo. Matindi ah. Anong pakiramdam mo na sinama ka ni Joey G? Siyempre po, honored kasi hindi po lahat ng tao nabibigyan ng ganong oportunidad. So, anong gusto nyo? Binibigyan ng oportunidad o binibigyan ng iPad? Anong choice nyo? Hindi, ikaw. Ikaw, anong tingin mo? Ano mas gusto mo? Oportunidad ang bigay o iPad? iPad. Ang bihira mga bata ito. Oh. Ito namang isa, mas controversial po itong susunod, si Lovely. Ito, iyakin to eh. Mga kaibigan, dati pong inaawitan niya, hindi po tayo, kundi mga baboy. Namimiss mo na ba yung mga biik mo? Opo, namimiss na ko. Namimiss ko na po. May mga pangalan ba sila? Pa? May mga pangalan? Pero yung dalawa po namatay na, kaya isa na lang po na iwan, si Lovely po yun. Katulad! Kapangalan mo pa? Opo! Uy, baka senyalis yan. Baka ikaw din ang maiwan sa protege. Oh. Yeah!
Or, ikaw ang mababoy. Hindi natin alam. Hindi, hindi. Mamimili ka lang. Okay. Parang iPad lang yan o opportunity. Eto, si Lira. Ito yung kay... alam mo, ito totoo to ah. Ito, nasa Star Talk tayo. Nung una ko itang nakita, kay Jano ka, di ba? Opo. Sabi ko, si Jano, mukhang anak ni Jano. Hindi, may hawig kayo ni Jano eh, sa TV eh. Alam mo ba na lahat yung... mga kaibigan, pero malungkot ito, pinapatawa ko lang. In the course nung nag-audition, doon nawala yung brother mo ba? Basta yung kapatid mo. Hindi ba ano? Sumakabilang buhay na... nung habang nag... yan na, umiiyak na eh. Yun kaya nga yun, sana tanong to eh. Paano ka sa edad mong yan eh, paano ka naging matatag matapos yung malungkot na pangyayari? Kasi lumabang ka sa kantahan pa, sa contest eh. Opo. Anong iniisip mo? Kinakalimutan mo yung pagkawala ng mahal mo? Ganun? Sige. Yung kapatid ko po, ginagawa ko na lang po siyang inspirasyon. Aha, okay. Good. At alam ko po na ginagabayan ako lagi ng Panginoon. Oh. At yung sa mga mahal ko po sa buhay at sa mga taong sumusuporta po sa akin, sila po yung nagpapalakas ng loob ko. Kailangan. Maganda yung ginamit mong medyo, hindi natin masabing positive, pero yung sa medyo maganda mo ginawa yung ginamit. Okay. Ayos na. Huwag ka na umiyak. Ano gusto mo? Kapatid o iPad? Ano? O baka iPad ang piliin mo. Naku, marami magagalit sa'yo. Okay, eto ngayon. Bukas na po ng gabi yan. Pinapaano ko lang, mga ninenervyos to eh. Pinaano ko lang yung mga kalooban nila. Nomere, Edmond, and Janina. Sige, kayo nang magsalita para sa buong grupo ng protege. Umbitahan nyo sila. Sige. Abangan niyo po ang Inside Protege mamayang gabi na po pagkatapos ng investigador. And of course po, from Monday to Fridays po, Inside Protege, pagkatapos po ng Time of My Life. At saka po bukas, abangan ninyo ang first ever live gala namin after Cap's Amazing Stories. Okay, good luck sa inyo, kids. Maraming salamat. Tinitingnan ko yung mga ngiti nyo eh. Binabase ko kung sino. Parang itong ngiting-ngiti eh. Itong si Chris eh. Buhay pa yung iPad. Okay. Ito ay kayo, magchichismis yan tayo ah. Si Rupa May Quinto, kilala nyo ba? Opa, si Rupa May Quinto, mga kaibigan, sabi, zero. Parang pareho sila ni Pinoy. Zero ang love life. At si Oki, mga kaibigan, excited na sa pagdating ng baby naman. Ito naman eh, addition. Baby nila ni Regine, malapit nang dumating yan. At si Manilyn Reynes at si Jillian Ward, mga kaibigan, may idadaldal naman na chika sa atin. Siyempre, yung cast ng Daldalita, abangan dito sa Star Talk DX. Live po yan, darating sila. Ito pa isa, mga protege. Si Susan Roses, Queen. Susan, si Inday. Nagsalita na tungkol sa anak ng yumaong si Fernando Po Jr. na si Lovi Po, mga kaibigan. Ang eksklusibong panayam ni Ricky Lo, abangan nyo yan. Okay. Kilala nyo si Ricky Lo. Yan ang pasimuno ng mga nangyayari sa Pilipinas, alam nyo ba? Okay. Hindi, joke lang. Ricky, mamaya abangan nyo yung kay Susan na yan. Congrats sa inyo agad and good luck. Okay? Protege, magbabalik po. Star Talk TX.